Hit number one. Hit number two. Number three. Hit number one. Hit number two. Number three. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update. Well, ano na naman po, mga kaaldab, ah? Medyo trending po itong update natin at talagang pinagpepiestahan po ng Aldab Nation. Pabor na pabor po sa atin at syempre nakakalungkot po sa mga main fanatics, R-Main. At syempre, bye-bye na nga po sila. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos mong panoorin. At eto nga po, mga ka-Aldab, bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, marami pong nadismaya. Marami po ang nagtaka, nagulat. Bakit nga po ba walang costume si Mengay? Bakit simple lang na nakakabigla? Di po ba nakakagulat? Kasi hindi talaga natin ine-expect eh. Ako, alam ko, iba po yung costume ni Mengay. Pero wala eh. Ilang years po yan? 7 years? O mag-8? 7 years nga po, mga kaaldab. Kumbaga, puro may costume siya. Ngayon lang po wala. Bakit kaya? Real talk yan, mga kaaldab. Dahil nga po ba wala si Alden? Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kaya ka lagi nababash eh. Kaya ka lagi napapagalitan ng mga main fanatics, R-Main, at syempre Alden fanatics. Kasi kadali niya mong binibitiwan, banggit mo lagi yung pangalan ni Richard Polkerson. Kasi mga kaaldab eh, alam ko naman po na hindi nagbabago si Mengay eh. Di po ba? Pero ngayon, mukhang ang laki to talaga ng pinagbago, di po ba? Dahil nga po ba, wala si Richard Polkerson Jr. O, hindi na si Alden, ha? Si Richard Polkerson Jr. na. Alam ko, marami na namang guilty rito. Marami na namang yung papasok sa channel natin na magre-react. Kaya ka na naman, Mr. Destiny, mahilig ka magpaasa. Kaya yung mga mamis, mga titas, mga senior mo, talagang willing-willing sa channel mo kasi puro kapag paasa eh. Yan lang naman po yung pambasag nila sa atin eh. Di po ba? Kaya nga po, sabi ko nga po, mga kaaldab, mas parang dumami po yung basher natin. Dati, ilan lang po sila, ngayon talagang dumami. Bakit? Dahil takot po sila. Dahil, kumbaga lumabas si Alden eh, 2 beses eh. Wala naman po silang ibang panlaban kundi uy, engage na si Mengay, ikakasal na yan, Mr. Destiny, mag move on na kayo dahil isang taon na lang. Alam nyo, sa totoo lang, matagal na po natin naririnig yan. Hindi na po bago sa akin yan at never na pong ma-discourage ako sa mga ganyang salita, di po ba? Although bago naman kasi kung ganyan at ganyan pa rin, normal na lang po sa akin yan eh. Kumbaga parang, ito na naman yung sasabihin nila, wala naman bago. Wala naman po kasi silang ibabatong hindi maganda. Yun lang po talaga yung pinangahawakan na wedding proposal na mababasag ngayon, mga kaaldab. Well, punta na tayo sa ating pinaka main topic. Bye-bye na nga po raw ang sarsuela. At ang mga main fanatics at mga R-Main. Dahil ipinararamdam na nga po raw na aamin na sina Congressman Spotted at si Enchong D. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na maingay po ito. Madalas nga po raw itong makita na kasakasama ni Congressman Spotted at sinasabi nga pong madalas na nga po itong makita mismo sa bahay ni Congressman Spotted. At sinasabi nga po ni Ibiang na talagang malapit sa isa't isa si Enchong D at si Congressman Spotted. Kung matatandaan nyo, isa po sa tumulong sa kanya magpiansa si Congressman Spotted. Hindi pa siya congressman noon, mga kaaldab, ba? Isa po yan sa nag
ano ng race, ng pan-racing ba, mga kaldab, tawag doon, yung nagpalikom ng mga, ng pera para mapiansahan si Enchong D para makalaya pansamantala, mga kaldab. At ito po yung isa sa mga nagiging rason at dahilan kung bakit po talagang masasabi nating, kumbaga eto na, nararamdaman na po natin na sasabog na nga po. Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na hindi po nila pinaniniwalaan. Sa showbiz po, eh karamihan po talaga dyan fake news. At hindi naman po talaga totoo. Di po ba? Kahit na may anak ka na, sasabi mo, binata ako, wala akong asawa, wala akong anak, pero sa totoo lang meron na. Di po ba? Yung buntis ng anak, kasi yun ang nasa kontrate eh, na never ka muna magkakaroon ng relasyon hanggat nasa showbiz ka. Kaya totoo naman po, mga kaaldab, di po ba, na maraming showbiz ngayon yung mga fake news para lang sumikat. Kung ari wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, etc, etc. Anong sabi ni Ogie Diaz? Eh, pang showbiz lang kasi. Ang dami niyang ini-interview na ganyan. Kaya, alam na alam niya yan. Kaya po yung mga sinasabi niya, maraming tinatamaan. Maraming nasasaktan. Dahil totoo naman po, ako bilang true-blooded Aldab Nation, sabi ko nga po sa inyo, masaya ako sa nababalitaan natin ganito, na amin na nga po si Congressman Spotted at si Enchong D. Pero matagal na po yan. 10 years na nga po daw talaga yung relasyon nila. Kung ikukumpara nyo kay Mengay, ilang years lang. O, bakit niya ginagawa yan, Mr. Destiny? Para po mapagtakpan ang katotohanan. Para lang po hindi sila malink sa isa't isa. Para hindi sila pagpiestahan sa social media. Si Mengay yung naging kasangkapan. Ang problema, sinamantala po ng sarsuela. Kaya po nagkaganon, kaya lalong tumingkad, tapos sumikat pa si Congressman Spotted, eh lalong nagtuloy-tuloy na. Kaya nga po sabi ko sa inyo, eto na po yung panahon, eto na po yung talagang tamang tiyempo para umamin na nga po si Congressman Spotted. Real talk to, mga kaldab. Pero ano na nga po ba mangyayari sa mga main fanatics at army? Yan po yung magandang tignan natin, di po ba? Kapag dumating na po yung point na yan, kapag naandyan na yan, eh tignan na lang po natin. Sigurado marami magbibigti sa puno ng kamatis. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaldab. Kaya tutukta po kayo para sa pinaka-latest na updates pa po natin.